sa ato mga higala ng mga Cebuano, sa Abian ato ng mga Ilonggo, and of course sa buong Pilipinas, welcome to Tropang IT Community. Natapos mo lang i-configure ang iyong second router, kinonect mo na sa main router, at nag-connect ka na din ng device sa iyong second router. And guess what? Wala pa rin internet connection nakuha ang iyong device from your second router. Pero kung i-transfer mo ang device mo sa main router, meron namang internet access. Ano kaya ang problema? There is a big possibility, katropa, na meron ka pong na-miss sa video natin. Maybe panay ka-skip at meron kang na-miss na maliit pero importanteng bagay. And because of that, hindi naging maayos ang pag-setup mo ng iyong second router. I am sorry to disappoint mga panay-skip po sa videos po natin. Ang video po natin ay hindi po siya prank video at hindi rin po siya entertainment video. Yes, ang video po natin ay boring. Boring sa mga hindi gusto matuto at tamad mag-isip. If you think, mga katropa, na ang video po natin ay parang magic, na isang tingin nyo lang, skip-skip, ay maayos po ninyo ang inyong problema, then you are wrong. Watching my video requires critical thinking, common sense, and focus. Take for example this one. Itong number one po natin. Ito po yung problema na hindi dapat naging problema. Marami akong na-receive na comment about this. Na yung in-access daw po niya ang second router, ang main router po daw ang na-access niya. So, pwede ba yun? No. No. Mm-mm. Mm-mm. No. No. Is it possible? Ano po yung katropa? Magic? Na yung second router ang i-access mo, tapos yung na-access mo is yung main router. So, ano po kayang problem? So, ano po ba yung golden rule natin, katropa, when configuring second router? May naalala po ba kayo? Actually, pinakita ko din po yan sa video at kung wala man, meron tayong illustration na pinapakita. Yes, tama po yan. Naka-stand alone ang second router or naka-isolate. So, meaning to say, yung connection when configuring second router is between second router and PC only or second router and phone only. Walang main router. So kapag ganyan ang connection, possible ba na ma-access mo ang main router when you try to access the second router? Hindi. So kung pinanood lang po ang guide ng maayos, you will never encounter this problem. Hindi alam ang IP address ng second router. So, dito katropa, need po ninyo magkaroon ng self-initiative or maging being resourceful. Dahil hindi naman po natin magka-cover sa video po natin lahat ng mga IP addresses ng mga routers. Pero, for your convenience mga katropa, meron po tayong listahan dyan. Dito, makikita ninyo dito or dito. Yung mga default IP addresses ng mga routers, including third-party routers. Almost the same lang naman. Pero para sigurado po tayo mga katropa, sa inyo pong routers, makita po ninyo yung default IP address sa gilid, sa ilalim, or sa likod ng routers. Usually, naka-stickers po yan, katropa. Pero kung na-erase na, I suggest na i-search po ninyo sa search engine, tulad po ng Google, yung model, brand ng router, para makita po ninyo yung default IP address ng iyong router. Number 3, can't access the second router. So, this is a valid question and this is a valid problem, katropa. Dahil usually, kapag first time po natin in-access yung second router at i-configure po natin siya, there were cases na hindi talaga natin siya ma-access. So, kapag ganito, na-encounter nyo ganitong scenario, the first thing you check is yung kanilang connection. Connection ng PC at ng second router. Or ng phone at ng second router. So kung sa PC, check po ninyo kung umiilaw po yung LED light ng PC na green and yellow-orange at yung LAN LED light ng router. At kung phone naman ang gamit po ninyo, dapat syempre naka-on in po yung Wi-Fi sa second router at naka-connect po yung phone ninyo
sa Wi-Fi name or sa SSID ng second router. Next, syempre yung mismong LAN cable or patch cable. So, mas maganda mga katropa kung meron po kayong LAN tester tulad po nito para ma-check po ninyo kung maganda or maayos ba yung pagka-terminate ng LAN cable at meron pong connection. So, as you can see mga katropa, 1236 po yan. So, that is an advanced way of terminating UTP cable. Pag-usapan po natin yan sa mga future videos po natin. Then, next, gawin po natin yung number 3 is i-check po kung tama po ba yung IP address na na-type po ninyo. So, yung URL. So, meron din po, depende po kasi katropa, meron din pong routers na tulad po ng FiberHome, kailangan /FH, yung sa DSL, /admin.html, mga ganon. So, meron din pong routers na kailangan na yung HTTP lagan nyo ng S para ma-access po ninyo siya. Meron din pong routers na dapat nanggalin nyo pong ibang URL. Dapat yung IP address lang mismo. So, yung 192.168.1.1 lang, yung numbers lang talaga yung gusto niya para ma-access siya. Dito ka tropa, need nyo rin yung critical thinking and being resourceful. Dahil sometimes, meron talagang problema, pwedeng bug, or minsan, baka sira talaga yung router. At double check din. At double check din, baka yung IP address ng router is 192.168.254.254, pero na-type rin yung S, 192.168.1.1. Diba? So double check lang kung tama ang IP address na nilagay po ninyo sa web browser when accessing your second router. Number 4, we may also try to open command prompt katropa. So all you have to do is to press the Windows logo plus R sa keyboard po ninyo. Then sa run command, type po yung CMD. Then click OK or hit enter. Then sa command prompt, type po natin yung ipconfig space release and hit enter. Then after that, type po tayo ulit ng ipconfig space renew and hit enter. Then let's move on sa number 5. Type lang po tayo ng ipconfig. So kung nakikita po ninyo is a PEPA or yung IP address po na nag-start sa 169.254.0.1 hanggang sa 169.254.254.255, meaning to say meron po ng issue. Kasi dapat mga katropa, at least maski paano, meron po tayong makukuhang IP address at default gateway. Now let's move on sa number 6. So ang gagawin lang po natin mga katropa to fix this problem para ma-access natin yung second router. This is the last resort na i-reset na po natin yung ating second router. Meron po tayong guide dito mga katropa on how to reset router. Iba po yung router ninyo. Pero almost the same lang po yung process. So you can follow through din naman mga katropa. Can't access second router after disabling DHCP server. After daw na-disable yung DHCP server, hindi na daw puma-access yung second router. Totoo ba yan? At wala daw internet connection, kaya hindi ma-access yung second router. Totoo din po ba yan? Naka-LOS yung second router, kaya hindi na-access. Totoo din po ba yan? Ito, isa po to sa mga misconception. So, to prove them wrong, i-access po natin yung router at disable po natin yung DHCP server. So, in this video mga katropa, I am using the Globe at Home prepaid Wi-Fi router. I-disable po natin yung kanyang DHCP server and then click apply. Then, i-access po natin ulit yung router, yung Globe at Home prepaid Wi-Fi router. So, as you can see mga katropa, kahit naka-disable yung DHCP server, we can still access the second router. So, wala din po yung internet connection. So, ibig sabihin mga katropa, disabled man DHCP server, wala man yung internet connection or naka-LOS man yan, you can still access your second router. Number 5, can't access second router after changing the second router's IP address. So, ito katropa, valid po to. Nangyayari po talaga to. Na after changing the second router's IP address, minsan or usually, na re-redirect po tayo sa bagong IP address and sad to say, hindi na po natin ma-access yung second router. So, paano po natin ma-solve
if you will encounter this scenario, katropa. Ano pong dapat ninyong gawin? So all you have to do, mga katropa, is to make your device IP address static. So ngayon, yung connection is between second router at PC. Yan po yung gamit ko sa ngayon. Pero kung cellphone at second router, pwede naman. So meron po tayong guide dito on how to make your device IP address static. Change your device default gateway to your second router's IP address. Temporary lang to, mga katropa. Malalaman nyo kung bakit temporary lang mamaya. So after nyo po ma-change, ma-apply yung changes, napalitan nyo na yung default gateway po ng yung device ng IP address ng second router, you can now access your second router. Number 6, no internet access. So ito na. Natapos mo na na-configure yung second router, kinonect mo na sa yung main router. At nag-connect ka na ng device sa yung second router. Pero wala pa rin internet connection. So ano kayang problema? So if you will encounter this scenario, mga katropa, ang gagawin nyo lang po is, first thing is to check kung meron bang connection yung ating main router at second router. Check kung nakailaw, kung umiilaw po yung LED light, LAN LED light ng both routers. So kung umiilaw naman, check po natin yung LAN cable or patch cable. LAN cable or patch cable. So maganda kung meron kang LAN tester tulad ng pinakita ko kanina. Pero kung wala, ang gagawin mo lang, mga katropa, yung cable na connected sa from your main router to your second router, tanggalin mo muna yung sa second router. I-transfer mo muna sa PC. So check mo yung PC. Kung may internet access po yung PC, ibig sabihin good po yung cable. So ngayon, tanggalin natin yung sa PC. Balik natin yon sa ating second router. So move on po tayo sa command prompt. So yun, same lang process lang din. So Windows logo plus R for the run command, type cmd, click OK. Then sa command prompt, type po tayo ng IP config. So kung nakikita po nyo, mga katropa, is APEPA pa rin. I suggest to change your device IP address to dynamic. Change muna natin sa dynamic. How to do that, makikita nyo rin dito sa I button or sa description kung paano gawing dynamic ng IP address ng iyong device. Sa command prompt, type po tayo ng ipconfig release, enter, ipconfig, then ipconfig renew, and hit enter. Kung wala pa rin connection, gagawin naman po nating static yung IP address ng iyong device. So kung paano po yun, same process lang din, tulad makikita nyo rin dito. So in this case, palitan po natin yung default gateway ng ating device or mga devices po ninyo ng IP address ng main router. Dahil connected na po yung ating second router sa ating main router. So yung default gateway na ilalagay po natin sa ating device is yung IP address ng ating main router. Click, apply, and save. Then close. This usually makakapasolve the problem. 99% kapag ginawa nyo po to, meron na pong internet access ang iyong mga devices na nakakonect sa second router. Pero kung wala pa rin internet connection, sa malamang, ang gamit po ninyong second router is yung fiber home na AN or fiber home na HG6. So kapag yan po yung nangyayari, mga katropa, all you have to do is to disable the second router's AP isolation. So meron po tayong guide dito on how to disable the fiber home router's AP isolation. Sa to say lang kaso, mga katropa, yung sa HG6, hindi po natin ma-disable yung AP isolation. So, paki-comment na lang po sa baba, mga katropa, na kung gumagana ba as second router yung HG6 na fiber home kahit hindi na-disable yung AP isolation. I know sa AN, pwede po natin yung ma-disable yung AP isolation at need talaga yung i-disable kung gagawin po natin siyang second router. Paano kung wala pa rin internet connection? Well, I suggest, mga katropa, to follow the guide carefully
pause ko rin yung video kung kailangan. At kung pwede, huwag masyadong mag-skip sa video. Pero kung hindi pa rin gumagana mga katropa, kahit ginawa nyo na lahat ng tama, I suggest to buy a third-party router tulad ng TP-Link, Tenda, and others. Did you learn something? Get this video a thumbs up, share with your friends, and subscribe for more. I'm also happy to see your comments.